Hi guys, it's Tina and welcome back sa aking channel. So dito na naman tayo sa ating small business idea at ito ay dito na ulit sa my ref magnet or photo ref magnet. So meron kasing nagtanong doon sa may comment section and shoutout kay Liberty Claro. Then ayan, so tinatanong niya kung how much daw yung capital kung mag-i-start sa ganitong business, kung ano yung mga kailangang equipments and materials. So dito sa video na to is gagawin ko po yan, sasabihin ko yung mga materials and equipments na kailangan natin gawin at kung magkano yung ating starting capital sa pagbibusiness ng photo ref magnet na ito. At syempre number one sa equipment natin is yung printer. So, kailangan meron tayong printer at kung meron na kayong printer ay gamitan nyo po ito ng pigment ink. Dahil ang pigment ink ay maganda po ang pagkaka-print ng ating mga photos or ng mga stickers kapag ginamitan natin ng pigment ink yan. At hindi po siya basta-basta magpe-fade at aabot po siya ng ilang taon. Pagdating naman po sa may brand ng pigment ink, ang ginagamit ko po is Kui brand. And lahat po ng materials na babanggitin ko dito is nasa description po yan. So, another question is, kung may dye ink na po yung aking printer, is pwede ba siya sa pigment ink? And pwede po yan, basta po ang kailangan po is i-drain po muna natin yung dye ink and saka po natin siya salinan or palitan ng pigment ink. And syempre po mag-search po kayo na kung yung printer nyo po ba is pwede sa pigment ink. Ayan, kasi meron po talagang mga printer na hindi po pwedeng gamitan ng ibang ink at kailangan lang po ay yung kanilang original inks. Pero sa karamihan naman po sa Epson brand ng printers is pwede pong gamitan ng pigment ink yan and sublimation ink. So, mag-research po kayo ng about sa printer kung ano pong magandang printer ang kailangan ninyong bilhin or gamitin or kung suitable ba yung printer na meron kayo ngayon. And sa ginagamit ko po ngayon na printer brand is Epson L805, but nasira po ngayon yung printer ko and meron po akong bagong darating na printer na Epson L8050. So ayan na po yung kanyang bagong upgraded na version kasi ang alam ko is mape-face out na rin po ang L805. So ito po yung mga printer na tinatawag na photo printers. Ayan, designed po sila para sa pagpiprint ng mga photos po talaga and stickers and ito po yung usually ginagamit pang business. And dito naman tayo sa mga materials at mga presyo. So pagdating dito sa Kuya Pigment Ink is 90 to 95 pesos per bottle of 100 ml na po yan. And minsan mas may mura pa kapag naka-sale siya sa Shopee. So sa Shopee ko nga pala nabibili lahat ng ginagamit kong materials dito sa aking ref magnet business. So sa 100 ml na yan, marami ka nang mapiprint dyan and talagang masusulit mo yung 100 ml per bottle mong ink na yan. And next natin is a magnet sheet. Meron po tayong mabibili na pre-cut ATM size na magnets and A4 size magnet sheet. So sa ating pre-cut ATM size na is nakakahalaga siya ng 32 pesos per 10 pieces na po yan. At kapag ka A4 size naman po yung binili natin is nakakahalaga ng 115 to 123 pesos. Ayan, meron siyang 5 pieces and 10 pieces per pack. Ayan, depende po sa inyo kung kukunin nyo. At meron din po siyang thickness na dalawang klase. Meron pong 0.5 mm at 1 mm na thickness. So, mas perfect pong gamitin yung 0.5 mm kapag cutouts po yung gagawin nyo. Lalo na kung magmamano-mano lang po kayo. And kapag ka naman po meron kayong die cutter, okay lang din naman na gumamit ng 1 mm thickness na magnet sheet dahil yun din naman po yung ginagamit ko ngayon at meron naman po akong PVC die cutter. At nag-invest po talaga ako kasi gagawin ko po talaga siyang business at so far halos isang taon or lagpas na akong gumagawa ng mga ref magnets.
Ayun, so sa mga wala pa namang budget at hindi pa kayang bumili ng die cutter is pwede naman kayo dun sa may manual cuttings and pre-cut na ng ATM size kapag gagawa kayo. Next is yung vinyl stickers. Ayan, so A4 size din po ito at marami po itong klase. Merong glossy, may matte and transparent. At ito po ay 148 to 155 pesos per pack of 20 sheets. And again, A4 size po siya, kaya 10 pieces po ng ATM size yung magagawa nating ref magnet dyan. And yung iba nagagawa is 11 pieces. Ewan ko kung paano nila napagkakasya yun. Pero ako 10 pieces po lagi yung nagagawa ko dyan sa isang A4 size. So, advice ko po is gamitin nyo kahit sa anong gagawin ninyo is vinyl sticker na mat po. Yun, dun po kayo magpiprint. And then, kung if ever naman na ang gusto ni client is glossy yung gusto niyang ref magnet, is gumamit nila po kayo ng glossy photo tab. So, sa mga materials na to is meron po silang iba't ibang brand, pero ako po is Quaff po yung ginagamit ko. So, after yun na lang po kung anong gusto niyong brand ang gamitin. Ayun. And then, next po tayo is yung photo tab or yung cold laminating film na tinatawag. So, ito po is 78 pesos to 102 pesos per pack po yan ng 20 sheets A4 size din po ulit yan. And depende po sa anong klase ng photo tap ang gagamitin nyo at kung saan store nyo po siya bibilihin. So, ayun na nga ginagamit yung photo tap as a design sa ibabaw ng ating ref magnet. At syempre para maging scratch proof and waterproof po yung ating pinaka ref magnet. So, ayun na nga, pang protection na din siya. And syempre as the design na rin sa ating ref magnet, pwede siya maging glittery, holographic, matte, glossy, meron pang 3D, meron pang rainbow, iba-iba po yan kung makikita ninyo. So, ayan po yung mga gawa ko. Ayan. Next naman natin ay yung scraper. So, ito yung scraper, ginagamit po yan kapag ilalagay natin or ilalapat natin yung vinyl sticker and photo tap and then ididikit siya sa magnet sheet kagaya ng gagawin ko dito sa video na to. So, pang alternative po natin yung scraper kapag wala pa po tayong budget para sa ating laminating machine. So, nagkakahalaga po kasi ang laminating machine ng 500 hanggang 2,000 pesos. Ayan, may iba-iba namang price yan. And talaga nga naman po medyo mabigat pa po yan sa bulsa kapag wala pa po kayong budget at susubukan pa lang po natin or mag-uumpisa pa lang tayo dito sa my ref magnet business. So, ayun na nga, subukan nyo muna dahil ako ay hanggang ngayon, lagpas isang taon na akong gumagawa ng mga ref magnet, pero scraper pa rin po yung ginagamit ko at masanay po ako doon. So, ang scraper ay 18 pesos hanggang 45 pesos po yan, depende po sa size ng bibilhin ninyo. And next po natin is itong double-sided na photo paper na glossy. Ayan po yung ginagawang packaging label. Ayan po yung ini-stapler natin dyan sa ibabaw. So, ang ginagamit ko po is 160 GSM at meron na po siyang 50 sheets sa isang pack. At meron siyang halaga na 108 pesos lang po. Ayan, so depende ulit kung saan nyo bibilhin para mas makamura kayo or bahala na kayo. So, ayun na nga sa mga wala pa pong idea at gustong matutunan kung paano gawin itong ref magnet na ito, is panoorin nyo lang po or balikan yung aking mga video na nandiyan. So, ayun na nga. Regarding naman dito sa ating OPP plastic or pinaka-plastic na ginagamit ko, is yung ATM size lang po yan. So, hanapin nyo lang po yung ATM size na OPP plastic. Meron po yung with adhesive and non-adhesive. Depende po sa inyo kung ano pong gusto nyo gamitin. And 30 to 38 pesos po lang po yan per pack. 100 pieces na po yun. Ayun. So, for a total of starting capital, nasa 1,000 pesos po yan. Labas po yung mga machine or equipments. Syempre yung printer kasi malaking price po yan. Ayun. So, nasa 1,000 pesos po yung mga material na gagamitin. Ayan, depende po sa inyo kung mag-start pa lang kayo ng kaunting material kasi susubukan pa lang po ninyo or itatry. And sana po talaga nakatulong po itong video na to. And thank you po sa nagtanong po dyan at napagawa po ako ng another video or
content para masagot po yung mga katanungan ninyo. And pasensya na po talaga sa mga hindi pa po nare-replyan kasi paulit-ulit lang naman po yung tanong ninyo at naglagay na po ako ng pin comment. At nandun na po yung mga information. Ayun. So, thank you so much po ulit sa nanood at sa mga gusto pa pong matuto ng kung paano gawin itong ref magnet business is balikan nyo lang po yung videos ko dyan. Ayun. So, thank you for watching and kung meron pa po kayong katanungan pa is huwag po kayong mahiyang mag-comment down below. So, ayun na nga. See you on my next video. Bye!